ay pagpatumbaba. Kung pinagamit ang verse, ang ginawa ang Panginoon Diyos sa verse 25 to 36. So sabi niya, ang sinabi niya dito sa nakita natin sa verse 25 to 36, ang sinabi niya dito, lumayo siya ng kaunti. So ibig sabihin, tanaw siya, tanaw ng mga agad. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpapinapa upang nanalangin na kumaalik huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. So mao na ang iyang panalangin sa 20:1. Nanalangin siya, Amako, Amako, magagawa ko ang lahat ng mga bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban. Kundi, ang kalooban mo ang masunod. Yun ang sinabi ng Panginoon Diyos. So, hindi niya inalintawa na masunod ang sa kanya ay dahil nangihirap siya sa Panginoon Diyos. Grabe ang iyong paghihirap. Grabe ang iyong paghihirap. Grabe ang iyong kalungkutan sa kanyang puso. So sabi niya ng Panginoon sa Panginoon, kung maaari, alisin mo sa akin ang mga paghihirap na ito. Sabi niya, Ama ko, magagawa ko ang lahat ng mga bagay. Sabi niya, huwag na sana sumapit sa akin. Pero hindi, sinabi niya, hindi, ako ang masusunod, hindi ikaw ang masusunod. Yun ang sinabi ng Panginoong Diyos. So, kung titignan natin ang mga kapatid ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, ay lagi siya nagkakunik siya sa ating Ama. Nagkakunik siya sa ating Ama. Lagi siya nagagawin. At nagpatumbaba. Sabi niya, hindi ang sa aking kalooban, kundi sa kalooban mo. Kaya mga kapatid, dapat kahit gaano tayo tagal na, ay, tagal naman ako manalang pala. Sigurado na ako na hindi na kaya sa akin yung manlokso. So huwag tayong mga kapatid, huwag tayong mag-rely. Huwag tayong mag-rely sa ating kaalaman. Huwag tayong mag-rely sa ating kakayahan bilang kaalaman ng Diyos. So, ginaita kung kayo mga kapatid na kailangan na doon tayo laging kakulit sa ating Panginoon Jesus. Doon tayo mag-rely sa Kanya. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. O doon tayo mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos. Kung mag-rely tayo mga kapatid sa ating kakayahan, wala tayo magagawa. Kung mag-rely tayo sa sarili natin kakayahan, kailangan natin mag-purchase pa rin. Kailangan natin mag-urit sa gabog, sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kahit gano'n na tayo matagal sa ating hapon ng palataya, kung tayo hibulay sa ating Panginoong Jesus, wala tayong magagawa sa ating buhay. Tandaan natin yan. Wala tayong magagawa kung tayo nag-rely sa ating sarili. Kaya kailangan sa atin lagi naka ulit lagi naka rely tayo sa kapangyarihan ng ating Ama na nasa langit. So yun ang pangalawa natin na katotohanan. So paano tayo maging bahagi, paano tayo naging bahagi na ng mga Kristiyano na buhay.